Bahala na award sa Pag-ibig Foreclose. Magkano nga ba inabot ang pagpaparenovate namin? And ano-ano nga ba ang mga problema na na-encounter namin nung na-turnover na sa amin yung property? Hello po ulit mga ma'am sir, welcome back po ulit sa aking YouTube channel. So uulitin ko lang po, disclaimer lang na hindi po ako employee under Pag-ibig. So gusto ko lang mag-share sa inyo para magkaroon kayo ng idea sa mga gustong kumuha ng ganitong Pag-ibig Foreclose. Magkano ang magagastos ninyo if ever na ma-turn over sa inyo yung property and may paparenovate kayo. Ipapakita ko rin sa inyo yung itsura ng bahay sa loob at saka sa labas nung na-turn over sa amin yung property. So at least meron po kayong idea. Ito po yung itsura ng bahay upon turnover and before ma-renovate. Initially po kasi mga ma'am sir, since yung mga property na nabid natin under kay Pag-ibig ay foreclose, so understood na po or expect nyo na na hindi po brand new ang property. So meron po dyang mga kailangang i-repair, so may mga kailangang i-improve. Actually nung before kami nagbid, nakita na namin yung itsura ng labas ng bahay. For us, totally super okay pa siya and kailangan lang ng medyo konting repainting. So about naman sa loob ng bahay, merong kapitbahay na napagtanungan kami ng namin kung may chance ba or may time ba na nasilip nila yung loob ng bahay or kakilala ba nila yung dating may-ari ng bahay. So ang sabi, yes, nakita naman nila na okay naman daw ang loob nito. So after noon din na kami nagpaligo-ligoy pa, binid na namin yung property na to. So for its price na 800k plus yung total price ng property na to, for me, wala na kaming mahanap na ganitong presyo, na ganitong klaseng townhouse na very accessible sa lahat. Palengke, school, hospital, church. So for me, swerte na kami na na-award sa amin yung property na to. So for us, carry naman kahit na may mga minimal repair. So totally hindi pa talaga namin nakita yung loob ng bahay nung binid namin itong property. So ayun na nga, nung nanalo kami and then naibigay na sa amin yung authority to move in. So na turn over na sa amin lahat ng docs. Excited na kaming pumunta makita yung bahay. So buti na lang yung dating may-ari is nakikipag-coordinate and madali siyang kausap. Buti na lang din mga ma'am sir, pagdating sa previous bills nila sa Meralco at Tubig ay wala kaming naging problema. So bayad na lahat. Ang ginawa kasi namin is nakikipag-coordinate kami sa dating may-ari ng property. So ganun lang, if I were you, mga ma'am sir, yan din yung kailangan yung i-check. Bukod sa property is yung previous bills na naiwan nung dating may-ari. So actually nung unang punta namin, meron pang nakalagay na gate and then yung parang bintana ng tindahan or parang grills ng tindahan. Bali ganyan po yung itsura niya nung unang punta po namin. So, ito na nga po mga ma'am sir. Pagpasok namin, napansin namin na wala na yung gate and then yung parang window ng tindahan. So, ang sabi nung dating may-ari, kunin na lang daw nila. So, wala namang problema sa amin yon since sila naman din talaga ang nag-install noon. Actually, napakaswerte na nga namin dahil extended na yung likod at harap ng first floor ng bahay na to. So, meaning, hindi na namin kailangan gumastos and nakalibre na kami. Imagine magpa-extend ngayon ng harap at likod. Siguro kung estimate na namin ay mga nasa 100k plus din ang aabutin. Mahal na yung labor at saka materials ngayon. So para sa amin okay lang yun, napakaswerte na nga namin. Actually, nasa pag-uusap nyo rin talaga yan. Kaya maganda is mayroong magandang coordination o makipag-coordinate talaga kayo doon sa dating may-ari. So, pasalamat na rin kami at yun lang yung kinuha and walang pinabayaran sa amin. Kasi yung iba, ang alam ko, chinacharge yan. Lalo na kung medyo malaki-laki yung pinarenovate nila. So, ang alam ko, nagchacharge yung iba at may pinapabayaran. So, bali ito po ngayon mga ma'am sir ang inabot lahat nung aming pinarenovate. So, konti lang naman. Well, actually, it depends naman po sa inyo. It depends po sa inyong budget. At ito na nga po yung total lahat ng inabot. So, ayan, papakita ko na lang din po.
Bali, ito po lahat ang nagastos namin. So, uulitin ko po, yung renovation po na to ay depende po sa inyo. So, sa amin kasi gusto lang namin na rin namin ipa-renovate paunti-unti yung iba. So, para isang gawaan na lang since may konting budget naman. So, kaya depende rin po iyon sa budget ninyo. Depende rin po iyon sa inyo. Dahil yung bahay nga, wala naman sila kung tutuusin, okay na okay pa po to. Maliban lang sa ceiling ng kitchen, medyo may konting sira na. Nagli-leak siya every time rainy season. When it comes naman doon sa CR, wala namang problema. Nirepaint lang namin yung ceiling sa taas and then yung wall, nirepaint na lang din namin. And then yung tiles, okay naman lahat. So, hindi pa kami nagpalit ng tiles kasi pwede pa naman. And nagtitipid din kasi kami. So, mag-iipon muna if ever na ipaparenovate namin yung CR. And then yung lababo and yung toilet bowl, okay naman. And then yung gripo and yung shower, okay naman. Gumagana naman lahat. So, bali ito na po yung itsura ng bahay namin after ma-renovate. Yun lang po mga ma'am sir, dyan po nagtatapos ang ating video ngayong araw. Maraming salamat po. Sana po ay may natutunan kayo at nakuha kayo na idea. If ever na maipaparenovate kayo or nakakuha kayo ng property sa foreclose and then may bala kayong iparenovate, at least meron kayong idea. So ayun, kung sa tingin ninyo na nakatulog sa inyo ang video na ito, please like and subscribe na rin sa aking YouTube channel, Jem Rodriguez. Maraming salamat po sa inyong suporta. God bless po and bye po! We'll be right back.